Daniel Padilla, nagmakaawa na balikan ni Catherine Bernardo. Viral sa social media ang naging pahayag ni Christy Permin na may kaugnayan nga sa hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Dito nga ay ibinahagi ng veteran showbiz columnist na si Christy Permin na kung saan nagbakasakali pa umano si Daniel Padilla na makipag-usap kay Catherine para maayos ang kanilang relasyon. September, si Daniel pabalik-balik daw na umiiyak. Ay, umiiyak, pumabalik kay Catherine pero matigas na ang puso ni Catherine Bernardo dahil ang dami-dami nang nakararating sa kanyang mga kwento na ang iba ay dinismiss niya sa kanyang isip at puso pero yung iba, pinahalaga niya. No. Ito pala yung lagi doon naroon, pumupunta sa bahay nila natin para suyuin si Catherine. Mm-hmm. Yan yun, yung ilang beses na bumabalik. Oo. At syempre, ang lalaki kapag ka sinusuyo uli ang nakahiwalay na kasintahan, lahat na, lalabas na yan. Pakikiusap, pagsusumamo, pag-iyak, makuha lamang ulit ang emosyon at ang pagmamahal. At dito nga, sinubukan pa umano ni Daniel Padilla na makipag-ayos. Bago nga ang pagdidesisyon ni Catherine, natapusin na ang kanilang pagsasama. Ipinahagi ito ni Christy Permin sa kanilang YouTube channel na Showbiz Now na. At napag-usapan nila ang ilang detalye bago nga maghiwalay ang Catherine. Ayon pa nga kay Christy Permin na noong September ay iyak nang iyak si Daniel Padilla at sinubukan pa di umano nitong bumalik sa kanyang longtime girlfriend na si Catherine Bernardo. Ayon pa nga kay Christy Permin, ilang beses na umano ang pabalik-balik si Daniel kina Catherine Bernardo upang sayuin ito at makiusap na makipagbalikan. Kung mahal mo ako, bakit pinapapili mo ako? Ano na, please balitaan niyo ako tungkol kay Catherine. Asa na siya? Gusto ko siya makausap dito. Ngunit wala na raw talaga. Dahil pagod na at punong-puno na umano si Catherine Bernardo. Noong mga panahon na iyon, ay di umano aware ang mga magulang ni Catherine Bernardo sa nangyayari sa kanila ni Daniel. Lahat pa nga ni Christy Permin. First time na nagsabi sa kanyang ina, ganun naman talaga eh, di ba? Kapag ka meron tayong karelasyon, pilit nating pinagaganda ang imahe. Best foot forward, di ka nga. Tama. Hindi mo sisiraan yung kasi mahal mo eh. Mm. Ayaw mo tumatak sa mga magulang mo na pangit ang ugali niya, mga ganun, di ba? So, nung nagsabi siya kay Tita Min, doon pa lamang nalaman ng mga magulang na meron talagang problema. Ayun. At sinabi na. Mm. At ang unang-una na talagang naging ika nga eh, hindi lang bintang eh. Ang dami nakararating kasi kay Catherine tungkol kay Andrea Brillantes. Yun na nga. Diba? At meron din mga balita na hindi lang daw kasi isang beses, kundi maraming beses daw. Yung paglipat kasi ng kondo ni Daniel, matagal na yon. Pero ang kwento nga, diba, doon daw nagpupunta si Blythe.